At syempre, ay, nandito pala si Brother Freddy, oh. Hello? Hindi ko, nandun ka sa babae. Ngayon ko lang, ano, kumusta pakiramdam mo? Okay na? Okay. So, tayo pa ay magsiawitan at kantayin po natin para sa pambungad na awitin natin ang Give Thanks. Uso ngayon ang trangkaso at sakit. Yan, si Brother Al, may sakit din siya sa ngipin. Okay, so awitin natin Give Thanks. Let us sing together. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done. Faithful love. Witin natin ang faithful love. Faithful love. Antayin natin. Faithful love flowing down from the torn covered ground makes me whole, saves my soul, washes white dirt and snow. Faithful love from its fair reaches down, dry its tear, hold my hand when I can stand on my own. Faithful love from above came to earth to show the Father's love, and I'll never be the same, for I've seen faithful love face to face, and Jesus is His name. Faithful love is a friend just when hope seems to end. Welcome face, sweet embrace, tender touch filled with grace. Faithful love, endless fire, living flame, spirit fire, burning bright in the night, guiding my way. Faithful love from above came to earth to show the Father's love, and I'll never be the same, for
I've seen faithful love face to face, and Jesus is His name. Next, yung next natin. Wala? Far and near. Kantayin po natin ang far and near. Kantayin natin. Far and near the fields are teeming with the waves of ripened grain. Far and near their gold is gleaming o'er the sun is low and plain. Lord of harvest and fort rivers, hear us, Lord, to thee we cry. Send them now the shades to gather ear. The harvest time pass by. Send them forth with morn's first beaming seen. Them in the noontide fair. When the sun last rays our gleaming bid them gather everywhere. Lord of harvest and fort rivers, hear us, Lord, to thee we cry. Shapes to gather ere the harvest time pass by. Oh, thy womb, thy Lord is sending gather now the shapes of gold. Hemward and an evening winding song shall come with joy and soul. Magsitayo tayong lahat, mga kapatid. Lord of harvest and fort rivers, hear us, Lord, to thee we cry. Send them now the shades to gather ere the harvest time pass by. Tawagin natin si Brother Daniel at our opening prayer. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Diyos Amang nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, dahil muli po kaming nagkakatipon-tipon na magkakapatid upang kayo po ay sambahin, Diyos Amang nasa langit. At dalangin po namin, Ama, na anuman pong mensaheng mapapakinggan po namin, Ama, tulungan niyo po kami, Ama, na maunawaan po namin ito at gamitin po ninyo itong mensahin pong amin pong maririnig para sa amin pong pamumuhay bilang isang Kristiyano. Yes, O God. Lord, salamat pong muli sa inyo, Ama. Salamat po sa lahat po ng biyaya na inyo pong ipinagkaloob para sa amin pong lahat. Ang lahat ng ito ay patuloy ko po namin isinasamba at tinadalangin
Sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo na amin pong Panginoon at tagapagligtas. Amen. Please be seated and thank you so much, Brother Daniel. So, tayo na po ay dadako sa ating Bible study and welcome sa mga guests natin, mga bisita natin. Anong pangalan mo, bro? Again? Ryan. Hulaan ko apelido mo. Kayab-yab? Ayan, hindi. Ryan. Tsaka yung kapatid, kasama ni Brother Al. Oo, laging kasama niya yan at kasama natin siya ngayon. Welcome din natin si Brother Freddy Dayaw na kasama din natin today. Okay? So, ito ay Bible study and we are talking about chapter 9 ng Book of Matthew. At ang magbibigay po niyan at magbibigay ng Bible study sa atin, walang iba kundi si Brother PJ. Kaya at magtanong tayo, kung meron po tayong naiintindihan, di naiintindihan, pwede niyo po siyang stop at pwede po kayong magtanong. Ano? At i-ready niyo na yung mga Bible at yung inyong mga notes. Okay, Brother PJ? Magandang hapon po sa atin lahat. At welcome po sa lahat ng ating bisita nandito ngayon. So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay Matthew chapter 9. Yan, whole chapter po yan ng chapter 9. So, nung last, ang pag-aaralan natin, Matthew chapter 8. So, doon sa Matthew chapter 8, napag-aaralan natin doon yung mga sinasaniban. Diba? Yung mga taong sinasaniban, demon possessed. Kung ito pa ay nag-i-exist pa or hindi na. So ang nagturo doon, walang iba, ang ating kapatid na si Brother Aris. So dito mga kapatid, pinamagatan ko po itong The Marvelous Works of the King. So bakit The Marvelous Works of the King? Sapagkat kung pagbabasahin natin itong whole chapter 9, di ba, makikita natin dito yung gawa ng ating Panginoon. Kung paano siya nagpagaling sa kapwa niya, mga Hudyo. Kaya kung may tanong kayo, huwag kayong mahiyang magtanong. Ayan. So, dito mga kapatid, mayroon siyang tatlong klaseng pinagaling na tao. Although, tatlo lang nabanggit ko, pero kung babasahin natin yung totoo, marami siyang pinagaling. So, una, na pinagaling niya. Next. Ayan. He heals a paralytic man. Verse 1 and 8. Pakibasa po yung verse 1. Matthew chapter 9, verse 1. Umpisan natin kay Brother Dan. Brother Dan. Matthew chapter 9, verse 1. Jesus stepped into a boat, crossed over, and came to his town. So ang sabi dyan, ang ating Panginoon, hindi pa siya nakakapunta doon sa ano, doon sa Pangpang, Brother Mark, di ba? Hindi pa siya nakakapunta doon sa Pangpang. Marami ng tao ang nakaabang sa kanya. Bakit kaya maraming tao ang nakaabang sa kanya? Sapagkat itong mga Hudyo, alam na nila yung kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. And then, nung pagdating niya doon sa lugar na yon, di ba, mayroong isang paralytic man na idinala sa kanya upang ito ay pagalingin. So, tingnan nyo ah, sa panahon din natin ngayon, kung asaan yung manggagamot, Brother, ano ito? Brian, yan. Kung asaan yung manggagamot na sikat, Brother Brian, kahit nasa Luzon, Visayas, di ba, pansinin nyo yung mga tao. Di ba, nagpupuntaan sila, and then yung manggagamot, hindi makapagpahinga dahil maraming tao sa kanyang kapaligiran na manggagamot. Pero dito, ibang klaseng manggagamot ang ating Panginoong Hesukristo. Kung babasahin natin yung ano, yung Mark chapter 2 verse 1 and 12 and Luke chapter 5 verse 17 and 26. Kasi kung babasahin natin tong verse 9, chapter 9 verse 1 and 8, hindi yan ano eh, hindi yan complete detailed. Yan, hindi yan complete detailed. Kung mabasahin natin sa Mark chapter 2 and Luke chapter 5, andoon yung kumpletong detalye. Pero mas mabuti sa Mark
Sapagkat doon sa Mark, andoon yung complete detailed. Ayan. Maganda yung pagkakasabi doon. So dito, sa isipin natin palagi kapag nagbabasa tayo ng Matthew, di ba, sinong nakapanood na ng movie? Di ba, halos lahat tayo nakapanood na ng movie? Itong Matthew, parang isang movie na palaging pinapas forward. Yan. Pag pinanood mo to, password ng password. Hindi pa natatapos yung ano, yung battle, di ba? Nagpapatayan pa lang sila, na password na agad, patay na agad yung kalaban. Di ba? Nag-uumpisa lang sa kissing scene, di ba? Tapos na agad. Ganon. Ganon yung Matthew. Pa-fast forward. Kaya nga, pupunta tayo sa Mark and Luke upang sa ganon, makita natin yung kompletong detalye. Kumbaga, ganito. Di ba? Pag pinadrawing ko sa inyo, dito, padrawing ko kay Brother Dan, itong pulpit, anong drawing niya? Ito lang. Yung bagay na nakikita niya lang niya. Pag pinadrawing ko kay Brother Mike, dito, ito lang drawing niya. Pero itong likod, hindi niya pwedeng i-drawing kasi sapagkat hindi niya nakikita. Parang ganun. Nandito si Matthew, Mark, Luke, and John. Yan, yan yung tinatawag na gospel account. So, paralytic man. Dahil sa napakaraming tao na nakapaligid kay Christ, alam niyo po kung anong ginawa dito sa paralytic man. Diba? Ang daming tao kasi sa kanya eh, nakapaligid. And then ginawa nila, dahil hindi mailapit yung paralytic man na paralyzed, di ba? Ang ginawa nila, binutas nila yung bubong para mapunta lang yung paralytic man kay Christ. Ito, binutas nila, oh. Yan, para maipasok lang, di ba? Pero sa panahon na yan, hindi lang ito ang pinagaling ni Christ. Magkos marami pa. Marami pa silang pinagaling. And then, nung sinabi nung ni Christ na, oh, pinatawad ka na sa inyong kasalanan at magaling ka na. Doon sa verse 3, yan, muna tayo sa verse 3 and 5. Anong sinabi sa kanya ng mga Pharisees? Turn niya. 9. And at once some of the scribes said within themselves, this man blasphemes. But Jesus, knowing their thoughts, said, why do you think evil in your hearts? For which is easier to say, your sins are forgiven you, or to say, arise and walk? Ayan. So, ang sinabi ng ating Panginoon Jesus, pinagaling ka na sa iyong pananampalataya at pinatawad ka na ng Diyos. Sa paningin ng mga Pharisees, mga scribe, ito ay isang kasalanan. Sapagkat pag pinatawad mo yung isang tao na hindi ka naman Diyos, ang tawag doon ay blasphemy. Blaspheme. Blasphemy. Yun po ang tawag doon. Sa Tagalog, hindi ko po alam. Na parang, paano sa Tagalog yun? Blasphemy. Lapastangan, tama. Nilalapastangan mo ang Diyos. So dito, sapagkat yung mga Pharisees hindi nga tanggap na Diyos si Christ, kaya ang tingin nila sa kanya isang tao lang. Isang normal na tao lang. Pero dito, mayroon siyang karapatan. Sapagkat pinapakita din niya yung kanyang authority. Saan natin makikita? Doon sa John chapter 5, verse 22. Ayan. John chapter 5, verse 22. John 5, verse 22. Hindi ang ama ang hahadal sa tao, tundi ako na kanyang anak. Dahil ibinigay niya sa akin ang lahat ng kapangyarihan humatol. Ayan. So, sino daw ang hahatol? Walang iba kundi yung anak. Sino yung anak? Ang ating Panginoong Jesucristo. Remember, sabi niya, ako ang magja-judge sa inyo in the last days, sa huling araw. Sabi niya doon, itong salita na binabasa nyo, itong Bible na inaaral ninyo, ito rin yung haharap sa inyo pagdating ng araw. Kaya hindi ka pwedeng mag-question. Lord, kasi malabo yung mata ko eh. Diba? Lord, kasi busy ako eh. Kaya di ako makapagbasa. Lord, insya ka na eh. Siguro naiintindihan mo naman ako eh. Sabi naman sa inyo, Lord, oh sige lang, gawin mo lang. Pero pagdating ng panahon,
Sabi niya sa inyo, di ba, hindi kita nakikilala, lumayo ka dito. Di ba, sabihan ka nga lang na huyo sa text eh. Ang sakit na yung loob mo, lalo na pagkaibigan mo. Eh, lalo na kaya pag si Christ nagsabi sa atin nun. Di ba, alam mo na kung saan tayo pupunta. So, dito mga kapatid, ang sabi niya sa mga Pariseo, di ba, anong mas madali? Yung sabihing, pinatawad ka na sa iyong kasalanan o yung sabihing, magaling ka na? Di ba, dalawa yung sagot eh. At hindi naintindihan ng mga Pariseo yun. Hindi naintindihan. So, mas madaling sabihin, yung salitang, pinatawad ka na. Bakit? Diyos siya eh. Diba? Diyos siya. So, hindi naman siya tao. Kung tao siya, hindi niya kayang gawin yun. Diba? Siya, pero siya, Diyos na tao. Tao na Diyos. May pagkatao, mayroong pagka-Diyos. So, pwede siyang magpatawad. Ayan. So, pagkatapos nun sa verse 8, sabi doon, yung mga tao na nakakita ng himala ng ating Panginoon Kristo, sila ay nagpuri at nalugod sa kanya. Sila ay nagkaroon ng takot. So next, ito naman ay patungkol kay Matthew. Yan. Yung pagkatawag kay Matthew. Si Matthew ay isang tax collector. Pag sinabing tax collector sa atin, sa bansang Pilipinas, anong tawag sa kanila? BIR. Yan. Sila ay BIR. Anong tawag sa o anong tingin natin sa mga BIR? 'Di ba? BIR. Ah. 'Di ba? Mga kurakot, 'di ba? Nagtatago ng bulsa ng bayan. Binubulsa nila ng yung pera ng bayan. So, ang tingin din nila sa tax collector na si Matthew ay ganun din. Kaya ang tawag nila sa kanya ay makasalanan. Yan, sila ay makasalanan. Kaya kung babasahin natin sa ano, sa Luke chapter 5, verse 22 and 32, di ba nabanggit din doon yung si Matthew. Ang tawag kay Matthew sa Luke chapter 5 ay Levi. Levi ang tawag sa kanya. Yan. Ang tawag kay Matthew ay isang Levi. Bakit kaya Levi? Kasi ang lahi niya ay Levi. So tandaan po natin, yung 12 tribes, di ba? Sino ang pinanghilutan? Yan. Ng Diyos para mag-collect ng pera. Di ba ang mga Levites? Yung mga tithes, di ba? Sila lang ang pwedeng mag-collect. Yan. Sila lang pwedeng maghawak nito. So si Matthew, lahi ng Levi, kaya siya lang ang pwedeng maghawak. So ang tawag sa kanya dito ni Dr. Luke ay Levi. Ayan, general. Pero dito, Matthew, sapagkat siya mismo ang nagsulat. So kilala niya yung kanyang sarili. So dito mga kapatid, ang sabi ng ating ng mga Pharisees na naman, bakit kaya yung pasinin niyo ha, kung asan si Jesus, nandito yung mga kontrabida. Diba? Mga kontrabida dito, yung mga Pharisees, yung pang may alam sa salita ng Diyos, sa Old Testament. So sabi dito, bakit kaya yung pinuno ninyo, yung teacher ninyo, nakikisama sa mga makasalanan? Sabi doon. Pero anong sagot ni Christ? Diba? Anong sagot niya? Doon sa verse 12. Yan, pakibasa po, verse 12. Brother Brian. Matthew chapter 9, verse 12. Narinig nito ni Jesus at siya ay guro. Siya ang sumagot na ang mga may sakit ay nangangailangan at nang magamot hindi niya ang mga walang sakit ay lumayo. Lumayo kayo. Thank you, Brother Ryan. So diyan mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, hindi na kailangan ng manggagamot yung taong walang sakit. Di ba, tama naman po. Wala kang sakit, tapos pupunta ka ng doktor. Anong, di ba, wala kang sakit, pero pupunta ka naman sa kanya. Check up niya sa'yo, di ba? Utak, ganun. Kaya nga mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon dyan, hindi naman nangangailangan ng manggagamot yung taong walang sakit.
ang nangangailangan ng mga gamot, yung taong may sakit. Eh ano bang sakit yung tinutukoy ng ating Panginoon dito? Anong tama po? Kasalanan. Yun po yung sakit na pinakamalala sa lahat. Mas malala pa sa Zika virus, di ba? Kung ano nung virus, cancer, mas malala pa dun. Yun ang ginagamot sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, kailangan mo ng doktor espiritually. Next. So, dyan mga kapatid, connection ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit ginagawa ang fasting? Wala. So, bakit ginagawa ang fasting? Sapagkat, kung gagawa ka ng fasting, ibig sabihin, hindi ka kakain. Hindi ka kakain, depende sa'yo. Pwedeng isang araw, pwedeng 7 days, 8 days, depende sa'yo. Pero pag nag-fasting ka, hindi ka pwedeng kumain. Pero pwede kang uminom ng tubig. Sapagkat kung hindi ka iinom, ikaw ay mamamatay. So, yung fasting, ginagawa yon kung yung tao ay malungkot. Diba? O nagdadalang hati. Yan, hindi tao. So, ginagawa rin yon para palakasin yung kanilang spiritual. At ginagawa rin yon kung mayroon silang nais na hingin sa Diyos. Nagfa-fasting sila. Pero pag nag-fasting sila, dapat hindi nila ipahalata na sila ay gutom. O sila ay gutom talaga. Dapat pag nag-ayos sila ng mukha nila, di ba, parang walang sakit. Ay parang hindi gutom. Malakas na, malakas. So, bakit kaya si Kunisyon ng ating Panginoon patungkol sa fasting? Ayan. Bakit kaya Kunisyon? Sabi dun, bakit yung teacher ninyo hindi nagfa-fasting yung mga alagad niya? Pero si John the Baptist, yung mga alagad niya nagfa-fasting. Di ba? Bakit kaya? Bakit kaya hindi nagpa-fasting yung mga alagad ni Christ? Bakit? Walang sasagot? Si Rex? Nasagot ka? Pero kasama nila si Kristo yung groom. Yung siyempre kung kasama nila si Kristo, ba't sila mag-fast? Meron na yung tagapagbigay ng pangailangan nila. Ikaw bro. Ba't sila nag-fasting? Bakit hindi sila nag-fasting? Ayun din. Ayun din. So bakit hindi sila nag-fasting? Siguro yun din. So bakit hindi sila nag-fasting? Tama po yung sinabi ni Brother Rex. Sapagkat kasama pa nila yung ating Panginoong si Kristo. Lahat ng kailangan mo, lahat ng hihingin mo, di ba, andun na eh, katabi mo na eh. Ba't ka pa malulungkot? Di ba? Ba't ka pa maghahanap ng iba? May sarili na siyang
pamilya, doon ka nang mag-fasting, sabi niya. Tapos may meron pa siyang ginamit, yung tila. Itong tila daw, hindi mo daw pwedeng pagsamahin yung luma at saka yung bago. Pag gumagawa ng wine itong mga Hudyo, 'di ba inapak-apakan nila yung wine, lalo na pag may kakasal. Kunwari kakasal si ano, Charina, kakasal siya ng December, kunya December na. Ayan, ang gagawin ng mga Hudyo, ang gagawin ng pamilya niya, pipitas na sila ng ubas, tapos lalagay sa lalagyan, apak-apakan nila yon. Doon sila magtatampisaw, di ba? Apak-apakan nila. And then pag napino na, lumabas na yung mga katas, Brother Edward, lalagay na siya sa lalagyan. At ipipreserve yon. Ipipreserve hanggang, ilan? Ano bang? September, October, November. Oh, hanggang 4 months. Para nakahanda na kay Charina. So, yun, nakahanda na yun. Sapagkat, kung titikman mo agad yung ano, yung bagong wine, wala pang lasa. Diba? Wala pa siyang lasa. Pangit pa. Pero sabi ni Christ, pag tinikman mo yung na-preserve na alak, diba? Mas masarap ito. At hanapin mo pa. So, ano yung tinutukoy doon? Diba? Ito kasi yung culture ng mga Hudyo, wine. Pero yung wine nila, iba sa atin ha. Kaya huwag nyo sabihin, pwedeng uminom ng wine. Brother PJ, itong wine, tsaka yung wineskin. Yung wineskin, anong representation nun? Kasi ang sabi doon, di ba, pagka nilagyan mo yung old wineskin ng bagong alak, puputok yan. So, ano ang pagkakaiba nun? Diba? Ano pong napansin nyo sa mag-asawa? Diba, dalawa po sila. Ang sabi doon, yung bagong alak saka yung bagong wineskin, diba, dapat pagsamahin yun. At ipiferment. Ipapatagalin, ipipreserve. So, dapat hanggang huli, sila lang ang pwedeng magsama. Sapagkat kung nagsama sila ng matagal at tinikman mo yung wine, di ba ang sarap? Ang sarap ng pagsasama nila. Pero pag ginawa mo, tinanggal mo yung wine, di ba? Tapos nilagyan mo ng bagong wine, anong mangyayari? Mawawasak. Ano ibig sabihin doon? Kung sila lang dalawa, huwag ka nang maghanap ng iba. Yung ibig sabihin, huwag ka nang maghanap ng bago. Huwag ka nang titingin. Huwag ka nang kumaliwa. Diba? Puro right. Di ba? Right lahat. Huwag ka nang kumaliwa. Kaya nga natukoy niya dito yung kasal and din yung fasting. So, ang pagsasama natin, di ba, sino yun po yung ano natin? Sino po yung lalaki? Di ba, si Christ? Sino po yung babae? Di ba, tayo po, iglesia. Tayo po yung right, yan. Pag pinagsama tayo ni Christ, dapat huwag na kayong maghanap ng iba. Bakit? Kapag naghanap kasi kayo, mawawasak ang pamilya. Diba? Ang sarap tignan po yung ano eh, mag-asawa na matagal na. Hanggang ngayon, magkasama pa rin sila. Diba? Kaya nga po, pag nakakakita po kayo ng dalawang matandang naghahawakan ng kamay, di ba ang sweet? Kasi tumatagal yung pagmamahalan po nila. So parang ganun po. Ayan. So ganun din sa ano, sa damit and then sa wine. Pero mas maganda tong wine. So, yung wine nila mga kapatid, good wine. Ayan, okay pang inumin. So, wag sabihin ng ilan na, baka si Christ, gumawa pa ng alak eh. Diba? Pero iba yung wine nila. Yung wine nila, talagang pure wine. Gamot. Pero sa atin ngayon, may halong alcohol, chemical. Pero pwede pa rin tayong uminom ng wine
kung mayroon tayong sakit, kumonsult ka sa iyong doktor. Pag sinabi niyang minom ka, minom ka. Huwag kang magpakalasing. Yan. So siguro pag iinom tayo ng wine, lagay dito. Siguro pag minom tayo ng wine para safety, yung ano na lang po sa loob ng bahay. Yan. Kasi pag nakakita nila, di ba, iba yung iisipin nila. Kahit hindi naman yun yung intention mo. Next po. Ayan. So pangalawa, ano yung pinagaling niya ulit? Bumuhay siya ng patay. Ayan. May nabalitaan na ba kayong bumuhay ng patay? Sa Pilipinas? May nabalitaan ako eh. Marami. Di ba, pag nanonood kayo ng balita, minsan sa Mindanao, sa Visayas, di ba, bumuhay daw ng patay. Yung mga pastor, kaya magpagaling. Di ba, pero hindi nila kayang bumuhay ng patay. Di ba? So, marami pong nagkiklaim ng mga tao na kaya nilang bumuhay ng patay. So dito mga kapatid, ang ating Panginoong si Kristo ay bumuhay po siya ng patay. Andun po yun sa verse 18. Pakibasa po yung verse 18. Brother Daniel. Verse 18. While Jesus was saying this, a synagogue leader came. He got down on his knees in front of Jesus. He said, "My daughter has just died, but come and place your hand on her. Then she will live again." Ayan. So, pagdating ni Christ sa synagogue, di ba, mayroong isang leader ng mga Hudyo. Yan. Ang sabi niya, pumunta ka siya kay Christ, nagpatira pa. Di ba, ang sabi niya, Panginoon, pwede ba kayong sumama sa aking bahay? Sapagkat ang aking anak ay naghihingalo. Nung sabi doon, naghihingalo pa. Sino yung hari na yon? Ay, sino yung leader na yon? Walang iba kundi si Jairus. Kaya nga po, kung babasahin natin yung Mark chapter 5, verse 21 hanggang 43, or Luke chapter 8 hanggang 40 to 56, andoon po yung kompletong detailed. Andoon po. Kaya nga po palagi natin sinasabi, huwag lang kayong mag-stay sa Matthew sapagkat hindi po yan kompleto. Yan, pumunta rin kayo sa iba, mag-research po tayo. So sabi doon sa Mark, di ba, mas complete detail yun eh, yung Mark. Sabi doon, mayroong nagangalang Jairus, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito ay pumunta kay Christ sapagkat yung anak niya ay naghihingalo. And then sabi ni Christ kay Jairus, "O sige, puntahan natin yung anak mo." Ayan, pumunta po sila mga kapatid. Nung papunta po sila doon sa bahay ni Jairo, ano pong nangyari? Mayroon pang eksena na nangyari. Next. Ito yung eksena mga kapatid. Mayroong isang babaeng 12 years nang dinudugo. Ayan. 12 years na pong dinudugo. Itong babaeng to, di ba, dahil maraming nakapalibot kay tao, kay Christ, daig pa ang artista. Marami nakapalibot sa kanya. Kasi nga, yung habol lang is miracle o yung magpapagaling. Ang sabi niya, siguro pag nahawakan ko si Christ, kahit nung ano lang siguro niya, itong laylayan niya. Diba? Pag nahawakan ko siguro, okay na. Gagaling na ako. Sabi nung isang babae. Tapos yun nga ang ginawa niya. Ang ginawa niya, nakipagsiksikan siya. Kahit na ipit, sobrang ipit na, nakipagsiksikan na. Kung babasahin din natin yung Mark, ang sabi doon si Christ ay masyadong naipit. Dahil nga sa mga tao. And then, ang ginawa nito, di ba, mas madaling sumiksik kasi pag nasa ilalim ka eh. Kasi iba yung size ng paa at katawan. So, ang ginawa nitong babae, di ba, hinawakan niya yung laylayan ng damit nitong ating Panginoon. And then, nung dalakas siguro si Christ, tapos napalingon, "Uy, sinong humawak sa aking ano? Sa aking laylayan?" Sabi niya. Nagtanong, "Ikaw ba, Pedro?" Di ba? "Ikaw ba dyan?" Sabi niya. "Hindi po kami, Panginoon. Hindi po namin hinahawakan yung damit mo." Di ba? Pag naglalakad po tayo sa maraming tao, kahit maano po yung damit natin, di ba, hindi natin maramdaman? Eh, ba't kaya naramdaman ni Christ?
Sapagkat nung hinawakan ng babae, mayroong lumabas na kapangyarihan at naramdaman ng ating Panginoon. Although alam naman ni Christ kung sinong humawak, pero gusto ni Christ na siya ang magsabi. Bakit kaya very interested itong babaeng to? Bakit kaya sobrang interesado? Hindi ba niya maisip na maapakan man lang siya? Yan, basahin po natin sa ano, sa Mark. Mark chapter 5 verse 46. Ang sabi doon kasi, hindi lang yung dinudugo siya, bagkus mayroon pa siyang sakit. Ano yun? She had suffered a great deal from many doctors, and over the years she had spent everything she had to pay them. But she had gotten no better. In fact, she had gotten worse. Yan. Siguro, nararamdaman nyo na kung bakit siya very interested, kung bakit siya excited, Brother Mark. Ginagawa niya lahat eh. Bakit? Kasi may sakit na siya sa bulsa. Naubos na yung pera niya. Bininta niya yung mga ari-arian niya para lang siya ay gumaling. And then, napakarami din na doktor ang pinuntahan niya, doctors. Di ba? Pero yung kahit isang doctors, walang nakapagpagaling sa kanya. Ang sabi pa doon, naging worse. Mas lumala pa tuloy. Diyan sa passage na yan, Brother PJ. Diyan ba kinukuha ng iba na makatouch lang ng laylayan ng kung sino santo, mapapagaling na sila? Diyan ang kanilang basis? So, remember, nais ko pong batihin si Mama Mary ng happy birthday. Ayan. Isipin po natin mga kapatid, ngayon po ay kaarawan ni Mama Mary. Sabi nila ah, yan. Kung babasahin niyo po yung Facebook niyo, may mga nakapost doon o sa balita, yan po nakalagay. So, tama din yung sinabi ni sister, sapagkat kadalasan yung nga ang ginagawa nila, yung nga ang ginudyos nila eh, kaya mahawakan man lang. Ganun po yung tawag.
Thank you. Tatawagin ka pang demonyo. Ayan. Bawal mong hawak-hawakan yung nila. So ang ginagawa nila dun, halik-halikan pa eh. Tapos, pinupunas-punasan. Yun lang po yung ginagawa. Kaya mahal na mahal nila itong revolto nila. So tama po yun. Thank you, sister. So, ayan. Nagkasakit siya sa bulsa. And then maraming doctors ang pinuntahan niya. And then nung hinahawakan niya si Christ sa laylayan, wala pang 5 segundo, siya ay gumaling. Bakit? Dahil din sa kanyang pananampalataya. Diba, believe siya eh. Naniniwala ako. Napapagaling niya ako. And then nagtanong-tanong si Christ, sino humawak sa akin? Walang sumagot. May alam ko, mayroong humawak. Natakot yung babae. Diba, umamin din siya kasi nanginig siya eh. Kasi nagtaka siya, bakit niya alam? Diba, Diyos siya eh, alam niya. So inamin din ng babae. So ang sabi ni Christ sa kanya, magaling ka na, pinatawad ka na. Sa iyong kasalanan, pwede ka nang umuwi. Bakit kaya gustong hanapin ni Christ? Sapagkat ang napagaling lang sa kanya, mga kapatid, yung sakit niya, yung lang napagaling. Kailangan niyang harapin si Christ para sabihin ni Christ, pinatawad ka na sa iyong kasalanan. So, kung bakit niya kailangan hanapin? Sapagkat mayroon pa siyang sakit. Sakit na kasalanan. Ayan. Tapos sabi ni Christ, umuwi ka na at huwag mo nang ipagkakalat. Yun po ang sabi niya. Kung papansinin po natin yung mga sinasabi ni Christ pag nagpapagaling siya, alam niyo palagi niya sinasabi? Yung napag-aralan namin kagabi ni Brother Franklin, sabi ni Brother Franklin, i-research niya lahat ng ano eh, ng humbleness ni Christ. Ang sabi doon, pagkatapos kitang pagalingin, huwag mo nang sasabihin at umuwi ka na. Ganun ang palagi sinasabi niya. Pero itong mga pinapagaling niya, di ba? Naging chismosa. Pagkatapos pagalingin, alam na agad. Kulang lang, di ba? Patawag niya yung mga media. Ayan. Eh, ikaw pa naman, Brother Brian. Di ba? Matagal ka ng pilay. Since birth, pinagaling ka. Siguro, sobrang saya mo. Hindi mo mapagilang magsalita. Tama. Hindi mo mapigilang sabihing, wow! Di ba? O halimbawa na lang, pag example lang po ito, pag tumama ka sa luto, di ba? Kahit anong pilit na secret mo, o tumawa ka sa weteng, o sinagot ka ng niligawan mo, di ba? Di mo mapigilan eh. Yung saya. Ayan. So, tuloy po tayo dun sa ano, babaeng, sige po. Ayan. Kung bakit niya ayaw sabihin, maganda pong question yan. Kung babalikan po natin yung napag-aaralan natin sa Matthew chapter 6, nagturo si Christ kung paano magbigay. Sa pagbibigay, sabi ni Christ, pag nagbigay ka, secretly, huwag mo nang ipagsasabi. Kapag nanalangin ka, secret. Pag tumulong ka sa kapwa, pag nag-fasting ka, bakit kaya? Diba, bakit kaya? Sapagkat pinapakita ng Diyos doon yung kanyang humbleness. Ang pinapakita niya doon yung pagka-Diyos niya. Hindi yung ano niya, hindi siya nagpapakahambog. Pansinin niyo po, yung mga tao, maraming nagagawa. Diba, pag may nagawa siya ng kahit konting bagay lang, muna kapag bigay siya ng konting bagay lang ng ginagawa, ayan, binigyan ko yan eh. Diba? Ay yung ano, yung tulay din, kung ang kapagpagawa niya eh. Kagaya ng mga political, di ba? Mga tumatakbo sa ano, politicians. Di ba, anong gagawin nila? Halos lahat ng TV commercial sa kanila, di ba? Halos lahat ng TV station, puntaan nila. Pagpapas lang yung kanilang advertise. Yan. Mabuhay siya, di ba? Kapag paggawa siya ng ano, hindi siya ambog eh. And then, yun po yung tinuturo niya sa atin ngayon. Sapagkat, once na sinabi mo, nagbigay ka sa kapatid mo, di ba, binigay ko yan, ang sabi ni Christ sa'yo, ng ating Panginoon, natanggap mo na yung gantimpala mo. Sabi niya, Brother Brian, pag ikaw, Brother Brian, binigyan mo ako ng ano, ng tinapay, tapos, yan, si...
Ayan. So, pakibasa po, brother. Mark 5:41. He took her by the hand. Then he said to her, Talita cum. This means, little girl, I say to you, get up. Ayan. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus doon ay talitha cum. Ayan. Talitha cum. Ganun po yung pagkabanggit niyan. Ang ibig sabihin, little girl, arise, sabi niya po mga kapatid. Ayan. So, ang ibig sabihin, ining, bumangon ka. Sapagkat yung bata ay 12 years old pa lang, so dalagitan na to. Ining, sabi niya, bumangon ka. So, ano kaya ang salita yun? Yung ginamit ni Christ. Ano pong salita? Ilocano? Kangkanan? Greek ba? Ano po yan mga kapatid? Aramaic. Ayan. Aramaic po yan. Aramaic po yung paggagamit ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Yun po ang ginamit niya. So, yan, isang salita man lang niya doon sa babae na namatay, agad siyang nabuhay. Tandaan niyo po mga kapatid, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang kukuha. Pwede niyang kuha, kukunin, pwede niyang ibabalik. Kung bakit niya nagawa, eh kasi Diyos siya eh. Remember, siya lang ang pwedeng kumuha ng ating buhay. Binigyan niya tayo ng buhay, siya lang ang pwedeng kumuha. Sapagkat siya ay Diyos. Ayan. So, ginawa ng ating Panginoong Jesucristo yun. Binuhay niya yung bata. And then, sa panahon din ni, ano, ni Lazarus, yung kaibigan ni Christ, sa John chapter 11, diba, may kaibigan siya dun eh. Itong si Lazarus naman, matagal na siyang patay. 4 days na siyang patay. Ang sabi pa nga dun sa 11 verse 35, mahirap na verse yun eh. Diba? Jesus wept, sabi niya. Ayan. Ang habang verse, Jesus wept. Bakit umiyak si Christ? Sapagkat si Lazarus ay kanyang matalik na kaibigan. O di kaya, best friend niya. And then pinamalita sa kanila ni Maria, Panginoon, yung kaibigan niya pong si Lazarus, patay na po. And then ang ginawa ni Christ, pumunta siya dun sa libingan, nilibing na siya eh. Nasa libingan na siya bro. Kumbaga sa atin, nasa puntod na, nakasimento na eh. Nakasimento na. And then, ang sabi ni Christ, buksan nyo. Diba, binakbak nila yung ano. Sa kanila, tumb lang eh. Diba? Tumb. Yan. And then sabi doon, gumising ka. Sabi niya kay Lazaro. At gumising. Pero hindi siya makagising. Bakit? Nakabalot kasi siya ng ano eh. Ng, tawag doon yung mga mami. Ganun yung style eh. Binalot siya ng ano, ng tila. Ayan, binalot siya. Sapagkat ganun po yung culture nila. Binalot sa tila yung patay. And then si Lazarus, dahil nabuhay, hindi siya makagalaw. Tumayo ka, sabi doon. Hindi siya makatayo kasi katali nga po siya eh. Kaya sabi, tulungan nyo, sabi doon. So, tingnan nyo po yung mga kapatid, 4 days nang patay, pero nabuhay pa. Diba, nabubulok na yun. Pero kaya pa rin niyang buhayin. So, tingnan niyo po mga kapatid ha, kapag Diyos ang gumawa, kaya po niyang gawin. Wala na pong tanong, para hindi na po tayo bumalik. Okay, wala na po. Next. Ayan, pangatlo, pinagaling niya yung dalawang bulag. Ayan. Pakibasa po sa verse 27. Tama. Okay. Verse 27. At pagkaraan doon ni Jesus ay sinundan siya ng dalawang lalaking bulag na nagsisigaw at nangagsasabi, mahabag ka sa amin, ikaw na anak ni David. Tapos siyang bumuhay ng patay. So, ibang lugar ulit to. Fast forward ulit. So, sabi doon, habang naglalakad si Christ sa maraming tao, dahil sinusundan siya ng mga tao,
mayroong dalawang sumigaw, dalawang bulag. Pag bulag ka bro, hindi mo makikita kung asan si Jesus. Anong gagawin mo para makuha mo yung atensyon niya? Diba? Sisigaw ka siyempre. Kahit andun siya, sa likod mo, doon ka sisigaw. Kasi hindi mo alam eh. Bulag ka eh. Kasi narinig ng mga bulag yung pangalan ni Kristo. Sapagkat para siyang ano eh, celebrity. Para siyang artista. Diba? Pag may artistang darating eh, diba yung kapitbahay mo, sobrang nagtitili. Diba? Parang ganun, naririnig niya. Darating si Christ. So ang sabi nitong dalawang bulag, anak ni David, sabi niya, mahapag ka po sa amin. And then anong ginawa ni Christ? Pinagaling niya itong dalawang bulag na to. And then dito mga kapatid sa case na to, marami pa siyang pinagaling na bulag. Mayroon po sa John chapter 9, Mark chapter 8, Luke chapter 18. So marami po siyang pinagaling na bulag. Pero ang totoo mga kapatid, marami ding bulag sa panahon nila. At sa panahon din natin ngayon, marami ding bulag. Saan bulag? Bulag ang kaisipan. Bakit bulag ang kaisipan? Sino kasi ang bumulag? Next. Yan, pakibasa po ni Brother Frank. Verse 30. Second Corinthians 4:4. Nabinulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ayan mga kapatid, ang sabi doon, sinong bumulag sa kanila? Yung Diyos. Yung Diyos ng mundong ito. So ibig sabihin pala Brother Brian, dalawa pa lang Diyos. 'Di ba? Diyos na sa langit at Diyos na nasa lupa. Ayan. So siya yung God of this world, sabi nga po, 'di ba? The God of this world. Ayan. Siya ang bumulag sa mga tao. Kaya ano nangyayari? Hindi po sila makakita. Nakatakpan ang kanilang isipan. At sa panahon din natin ngayon, marami pong ganyan. Ang sabi ni Satanas, gusto niyo ng Diyos? Sige, bibigyan ko kayo ng napakaraming Diyos. Gusto mong pumasok sa church? Sige, bibigyan kita ng napakaraming church. Isipin mo, Brother Mark, ilang church ang natayo sa Pilipinas? Di ba? Ang dami. Kung beginner ka, Sister Philin, di ba? Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Ang pupuntahan mo ay marami doon. Siguro totoo yun. At pupunta siya. Kasi nga marami, hindi pupunta ka. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Isipin mo sa isang araw, Brother Mark, ayon po sa survey, sa isang araw, apat na klaseng church ang binapatayo. Isipin mo yun, araw-araw na daragdag. Saan ka pupunta dun? Di ba? Kung hindi ka magbabasa, titignan mo lang kung saan marami, saan ka pupunta? Di ba? Kaya sa totoo yung sinabi ni Chris eh, kukunti lang makakapasok. Sapagkat ayaw nilang pumasok doon sa maliit na pintuan, sapagkat maliit, doon sila pumapasok sa malaki. Kaya totoo rin yung sinabi na kukunti lang talaga ang maliligtas. Marami kasing bulag at hindi nakakita. So, saan ba nagsisimula ang pagiging bulag? Saan nagsisimula mga kapatid? Di ba? Sa paglabo ng mata. Sa kaka-text. Kaka-computer. Diba? Lalo na paggabi. Halos mahulog yung mata. Yung mata mo tsaka yung screen, halos maghalikan na. Diba? Tapos, pagkatapos mong mag-computer, Brother Brian, diba? Pagkatapos yung mag-computer, ang gagawin ni Daniel, tutulog na siya, tulog ka na! Sabi ng magulang, mag-ano ng kumot, tapos sabay labas ng cellphone. Diba? So, yung contrast, masyadong ang sakit. Kaya doon nakukuha yung pagiging bulag. Ayan. So, anong dapat mong gawin? Pupunta ka ng iWorks. Pupunta ka ng optical. Diba? Parang pakita ng mata. Parang magaling. Sa atin din naman,
kung may sakit ka sa mata, spiritually, dito ka pupunta. Yan. Para mapagaling yung sakit mo. So yan po ang sabi diyan. So sa, dapat sa atin, lahat tayo hindi tayo bulag. Makikita nyo ba ako? Nakala ko hindi. Gwapo ba ako? Yan. Yan. Mas maliwanag pa. Very good. So yan po mga kapatid. Sabi doon, sabi din sa Matthew chapter 15, verse 14, ang sabi ng ating Panginoon, maraming bulag na leader. Tama po. Diba? Anong mangyayari sa'yo pag yung leader mo, bulag? Diba? Halimbawa, line kayo, paghahawakan kayo ng balikat, tapos yung leader mo, bulag. Hindi mo alam, mahuhulog siya sa bangin. So ang sabi ni Christ doon, kung yung leader mo bulag, parehas kayong mahuhulog sa bangin. So ang ibig sabihin, kapahamakan. Ayan. So, sa verse 32 tayo. Dito mga kapatid, mayroon po siyang pinaalis na demon possessed. Ayan. May sinapian. Ano? Teka lang. Yung second coming ba ni Christ, last na ba daw yun? Sa tanong ni itong tatlo. Second coming. So, mabilisan lang po ito ah, kasi hindi naman ito yung topic natin. So, yung second coming mga kapatid, kung papapasinin natin yung Bible, whole Bible, lahat po ng prophecy, nakompleto na, natupad na. Isang prophecy lang ang hindi na pa natutupad. Ano yun? Second coming. So pag sinabing may mangyayari pang ganito, lilindol pa. 'Di ba? Huwag na kayong maniwala sapagkat ang buong Bible 99% fulfill na. 99% ah, fulfill na. Bagkus mayroon pang 1%. Ano yung 1%? Second coming. So sabi ng ilan, yung second coming daw bago pumunta si Christ dito, ano? Magkakaroon muna ng Armageddon. Oh, di ba? Tag dito. Darating si Christ dito, magtatayo ng kingdom. Tapos ang gagawin ng mga member, gagawa ng espada, ng pana para makipaglaban kay Satanas. Pero ang sabi ni Christ, hindi na siya pupunta dito sa lupa. Ang sabi niya, sasalubungin na lang natin siya sa langit. So, kapag ikaw yung buhay, pag buhay ka, pag naabutan ka ni Christ na buhay ka, anong mangyayari sa'yo? Bigira kang mawawala. Pupunta ka dun sa taas. Kapag patay ka naman, gigising ka naman. Sasalubungin mo siya. Sabi doon. Kung babasahin natin yung ano, yung Revelation chapter 21, yan. Sabi po doon. Revelation chapter 21. Pahapyaw lang po ito ah. Verse 4. Pakibasa ni, sino nagtanong? At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. O yan, darating si Christ. Diba sabi ni Christ, darating siya. Tapos pagdating niya sa atin, pupunasan niya yung kanyang mga luha natin, yung sugat natin, yung dalamhati.
So ayan mga kapatid, ang ginawa ng ating Panginoon, nagpalaya siya ng demon possess. Mayroong sinapi ang pipi dito. Pipi na hindi makarinig kasi nga pipi po mga kapatid. Ayan. So sinapian to ng demonyo. So ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, tinanggal niya itong demon possess. So hindi na po tayo magtatagal dito sapagkat banggit na yan ni Brother Aris. Napag-aralan na. Ayan, natapos na po. So next. Ito yung sabi niya sa next. Ayan, pakibasa po. Verse 35 and 38. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. 30. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Ayan, thank you. So sabi dun mga kapatid ng ating Panginoon, nakita niya na maraming aanihin pero kukunti ang mag-aani. Ano kayong tinutukoy doon? Diba? Spiritual po ang tinutukoy dyan. Spiritual harvest. So sabi doon, sige, may tanong ba? Ah, sige po. Ito bang harvest is plentiful? Ito bang basehan na mga may, kung kilala mo yung ano na yon na kailangan magdisipulo sila ng 12 at yung 12 magdo-12 ulit. Parang networking ba? Alam mo yon? So, hindi ko po yan alam, di ba? Kasi ang alam ko, bagong ano pa lang yan eh. Yan po yung tinatawag na gateway, ano? G12, yan. Hindi ko pa masyadong napag-aralan. So, ang pag-harvest naman mga kapatid, hindi naman networking, di ba? Depende sa'yo yun. Tinan niyo po mga kapatid ha, ginaya kasi ni Nels Cres eh. Dito mga kapatid, maraming aanihin, pero kukunti ang mag-harvest. Dito mga kapatid, isa lang po ang nag-harvest. Sino po? Si Cres lang eh. Pansinin niyo po, pagdating niya sa isang lugar, napakaraming tao, hindi niya alam kung paano niya hahatiin yung katawan niya. Di ba, mapuntahan lang mga to, kapagaling lang man niya. Kaya nga po, totoo po yung sinasabi eh. Di ba? Pansinin niyo po, ilan po ang pumapasok sa universities sa labas? Ilan po? Ang dami. Di ba, si Brother Al, UC yan. Di ba? Ang dami sa UC. Sa UB, ang dami. Sa LU, ang dami. Pero ilan din ang pumapasok sa university ng ating Panginoon? Habat lang, tatlo lang. So, ito nga yung ano eh. Ito nga yung masakit sa loob. Lima lang, apat lang, pero pansinin mo, yung apat, mababawasan pa. Diba, sampu yung pumasok, ang gagraduate, iisa lang. Diba mga kapatid, bakit? Kasi, walang pera, maraming dahilan, tama, di ba? Ano ang sabi sa akin ni Brother Ed noon nung nag-aaral ako? Ni Brother Ed, sabi niya, lahat ng nandito na nag-aaral, kung ang habol niyo pera, lumayas kayo. Sabi niya, mag-aaral kayo dito kasi walang pera. Kung habol niyo dito pera, sabi niya Brother Brian, lumayas kayo. 'Yun lang ang tatandaan ko kahit wala na siya. Di ba? Yun ang sabi niya. Totoo naman po yung mga kapatid. Kaya nga, pansinin niyo po yung mga churches sa ano sa Pilipinas, COC, congregation, nangangailangan ng estudyante, nangangailangan ng preachers. Diba, kawawa? Talaga sabi doon, kayong last verse na binasa ni Sis, sabi niya, ipanalangin niyo sana yung may-ari ng vineyard na dumami yung kanyang workers. Diba? So, napakalungkot. Diba na kukunti ang mag- aani. Kaya nga mga kapatid, ang ating Panginoon, di ba? Paano siya magpapagaling kung lahat tayo may sakit? So dapat sa atin din mga kapatid, maging doktor din tayo. Ano ba yung gusto niya? Next.
Ayan. So, ano yung ginagamit ni Christ para makapagpagaling? Bible. Yan po yung ginagamit niya. Yan po yung dapat nating i-preach para sila ay gumaling. At ang gusto niya, hindi lang sa Bible student, lahat ng member na maging certified doctors. Doctors of Christ. Sapagkat marami pong doctors, tama po, marami pong doctors sa panahon natin ngayon, pero hindi naman certified. Doctors nga, pero pinapatay naman yung pasyente. Diba? Maraming experiment. Kaya nga, nag-aral ka sa college, ilang years? Diba, nag-elementary ka? 6 years. Tapos, high school, 4 years. College, 10 years. Kasi, kinuha mo, lo. Oh. Okay to 12, diba? Yun na lang. Tapos, ito, hindi mo malang napag-aralan. Pag-aaralan mo nga, diba? Pero sabi mo, bukas na lang, tinatamad ako. Pag nag-aaral ka naman, pagkaganyan mo sa higaan, tulog ka na. Diba? Kaya nga sabi doon, wala kayong maidadahilan. Bakit? Pinadala ko na yung medicine dyan eh. Ito yung gamot oh, tapos hindi nyo ninom. Tapos pagdating ni Christ, sasabihin nyo may sakit kayo. Diba? Sabi ni Christ, walang sakit, walang kitungin na dapat pumunta dito. Lumayas. Ayan. So, yan po yung maging gusto niya sa atin. Na hindi ka lang maging member, hindi ka lang tagapakinig, hindi ka lang pasyente, yung ibig niyang sabihin. Bagus, pagdating ng araw, bawat isa sa atin, lumabas at maging doktor. Next. God bless po. Wala pong katanungan. Wala. Okay. Maraming salamat, Brother PJ. Tayo po itadako sa ating Lord's Supper kung saan nakalahanin natin ang pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ating kantayin ang Lamb of God. At pagkatapos ng kantang ito, tawagin natin si Brother Louie, Brother Vin, at si Brother Rex para sa Lord's Supper. Lamb of God. Tayo mo natin. Your only Son, no sin to hide, but you have sent him from your side to walk upon this guilty side and to become the Lamb of God. Your gift of love they crucified, they laugh and scorn him as he died. The humble king they name a fraud and sacrifice the Lamb of God, sweet Lamb of God. He should have died, but you have brought me to your side. He led by your staff and
13. Maraming salamat. John chapter 7 verse 12 to 13. Ito ang pagkakasabi. Among the crowds, there was widespread whispering about him. Some said, "He is a good man." Others replied, "No, he deceives the people." But no one would say anything publicly about him for fear of the Jews. Sinong pinag-uusapan ng mga ito dito? Pinag-uusapan nila si Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, nung nandun pa lang siya sa bahay nila sa May Galilee, sabi ng mga kapatid niya, pumunta ka dun sa piyesta. Ipagkalat mo sa kanila yung nagagawa mong mga milagro. Pero yung pumunta si Kristo, nagtagal pa siya dun, at nagpagpasya niya pumunta doon sa feast, secretly. At naririnig niya, meron mga nagsasabi, yan, mabuting tao yan, si Kristo. Meron yung iba, yan, masamang tao yan, manluloko yan. Ngayon, sa ating mga Kristiyano, at sa mga hindi rin Kristiyano, marami rin ganyan. Huwag mong i-deny na hindi ka rin naging ganyan. Ako, naging ganyan din ako. Lahat tayo dito naging ganyan, di ba? Pumunta ka sa school, o kaya kahit saan, yung taong yan, hindi nagtututbrush yan. Ang baho-baho ng hininga niyan. Ganon? Hindi. Diba? Lagi silang ganon. Kaya ang title po ng mensahe ng Diyos sa hapong ito is Words of Destruction. Nakakasira nga naman ang chismis. Ngayon kasi, kahit anong ibulong mo sa tao, kaya bibulungan ko si Brother Ryan, ako si Batman, maniniwala yan. Kahit ano kasing ibulong mo, maniniwala ang tao. Kahit hindi ka nila kilala, pag binulungan mo yan, ang kahit ano maniniwala. So yan. So ngayon, sa hapong ito, ipapakita ko kung paano natin maiiwasan ang makipagchismisan. Kahit nakaka-enjoy makipagchismisan, kailangan nating iwasan. Paano nga ba natin maiiwasan makipagchismis? Unang punto, Absat, choose to be quiet. Manahimik ka na lang. Kung hindi naman nakakatulong yung sinasabi mo, manahimik ka na lang. Diba sabi nga ni James sa chapter 1 verse 19, dapat you are quick to listen, quick to understand, and slow to angry, slow to speak. Ibig sabihin, makinig ka, tumahimik ka, tapos
dahan-dahan ka lang magsalita at huwag kang magagalit. Hindi naman kasi kailangan na lagi kang dada ng dada. Ngayon kasi, ang basayan ng tao, mapapansin ko lang, pag madaldal ka, sikat ka. Pag tahimik ka, upi ka, dun ka lang sa imo yan, sasabihin sa'yo. Dun ka lang sa gilid. Pero pag madaldal ka, lagi kang napapansin. Pansinin niyo yan. Ngayon, yung madaldal, sila pa yung artista. Yung mga tahimik, sila yung kulelat, mga dinidiscriminate. So, mas mahalaga sa isang bag, sa isang Kristiyano ang nakikinig. Paano ka ba tatahimik kung hindi ka nakikinig? Di ba? Kung hindi ka nakikinig, ay malamang madaldal ka. Pansinin niyo sa school. Pag meron yung isang estudyante laging madaldal, bagsak sa exam. Eh kasi hindi siya nakikinig. Kasi nga tahimik. Ganon din sa chismis. Lagi kang magkakalat ng chismis kung hindi ka tahimik at hindi ka nakikinig. Kung pinakinggan mo lang, ay pag may narinig kang yan, nakipag-break sa boyfriend niya o girlfriend niya, yun agad yung papasok mo siya, ikakalat mo lahat. Tapos pag uwi niya sa bahay niya, oh, nakipag-break ka daw sa ganito-ganyan. O paano niyo nalaman? Ang bilis ah. Mas nauna pang umuwi yung balita kaysa sa kanya. Ganun ngayon. Pangalawa, investigate. May investigador bang maingay? Ba, wala. Kung may narinig kang bagay tungkol, kunwari, kay Brother Frank, kay Brother PJ, kay Chawi, investigahan mo. Huwag yung padalos-dalos ka na ikakalat mo agad. Uy, si Brother yun, bakla daw yan. Mapupunta ka agad sila. Tapos, hindi man lang nila ora-orada, yung balita, nagkalat na. Kunwari, sa isang campus, sa isang university, kalat na agad. Meron ng mga meme. Bakla po ako, ganun? Hindi. Pangatlo, understand. Hindi ka magiging chismoso, chismosa. Hindi ka magkakalat ng chismis kung iniintindi mo ang bawat isa. Alangan naman, kunwari, yung balita, hindi nagtututbrush yung kapatid mo. Malay mo, walang toothpaste. Malay mo, nasiraan ng toothbrush. O malay mo, nailakan sa labas. Hindi siya makapag-toothbrush. Kuha ka ng asin. No? Hindi. Pangatlo, ay pang-apat, paano ka magiging tahimik? You must have trust to each and every one of us. Kung tahimik ka, mas maganda rin meron kang tiwala. Diba? Sabi nila, pag yung tiwala raw nabasag, mahirap nang ibalik. Mali. Palagi kang pwedeng magtiwala na sa'yo lang yung problema. Hindi dapat tayo chismis. Para, kasi kung sa chismis, dun din tayo magkakagatan. Sabi sa Galatians 5:15, diba? Huwag tayong magkagatan. Basahin natin, Galatians 5:15. Galatians 5:15. Tinatawanan ako ni PJ. 5:15. Ito po ang pagkasabi. If you keep on biting and devouring each other, watch out or you will be destroyed by each other. Yung chismis, isa rin yan example ng pagkakagatan. Isa rin yan example ng pagsisira mo sa kapatid mo. So iwasan natin yung chismis at let's choose to be quiet. Yun yung unang punto natin. Kung tahimik ka,
Diba? Unang punto natin, pangalawa, choose to be trustworthy. Hindi ka pagkakatiwalaan ng tao kung madaldal ka. Basahin natin sa Proverbs 11:13. Proverbs 11:13. Anong page? Mike ulit. Proverbs 11:13. Ito ang pagkakasabi niya. A gossip betrays a confidence, but a trustworthy man keeps a secret. Diba? Doon pa lang, ang trustworthy tao ay itinatago ang sekreto. Hindi yung porket sinabi nilang walang sekretong hindi nabubunyag. Ala, ora-orada, sige, chismis. Diba? Logic nga naman, sabi, walang sekretong hindi nabubunyag. So ako mambubunyag ng mga sekreto. Mali. You must be a trustworthy person, lalo na kung Kristiyano ka. Dapat pagkakatiwalaan ka nila. Kasi pag alam nilang chismosa ka, pag wala ka, ikaw yung pag-uusapan nila. Ay, yung taong yun, lagi na lang pag dumadating yun, kung ano nung chismis. Kung saan siya nanggaling, kung sinong kasama niya, kung anong mga ginagawa ng mga gitong tao, dapat hindi ganun. Diba? Be a model, sabi ni Titus 2:7, be a model. Kung gusto mong maging model, anong gagawin mo? Earn mo yung trust nila. You don't need to be a gossiper. Kasi kung ikaw mismo, sa'yo na... chismis na yun, lalamunin ka. Pag mayroon silang namis na chismis, saan si Brother PJ? Siya yung Lord of Chismis. Pupuntahan nila yan. Kaya sumasama sa mga chismoso. So yun yung... trustworthy, mga tampon. Sabi mo sa
kingdom. Think, ha?
upang bahagi